ay magiging masaya, no? Masaya sila sa mangyayari. Fayakunu hisabuhu yasiran, no? At ang kanyang pagkwinta sa mga gawain niya ay madali lang. Wa ammal kafir fayusabu bidhul, no? At yung mga kafir naman, yung hindi mananiwala, no? Yung mga hindi mananiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, fayusabu bidhul, no? Sila ay matatamaan ng dhul. Ano yung dhul? Pagmaliit, no? Halimbawa, ano bang bigyan ng halimbawa? Halimbawa, nasa classroom, no? Isang honor student versus pasaway na estudyante. Pagtatawagin na sa grado. Sa tingin nyo, yung teacher, kapag tinawag yung binabasa yung grades, o kaya sa test paper, no? Binabasa yung mga nakuha. Kapag yung isang estudyante nakakuha ng 10 over 100, sa tingin nyo ba hindi yan mahiya? Sa classroom? Mahiya, syempre. At yung itong isa naman na honor student na nag-aral na mabuti ay talagang proud, di ba? Yun yung nature ng tao. Ganun din sa araw ng pag-uukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na yung mga tao na nabigyan ng kanyang libro sa gamit ng kanyang kaliwang kamay, ay mahihiya siya na tanggapin iyon. Bakit? Kasi yun yung palatanda na siya ay kabilang sa mga tao sa impyerno. Kaya sabi ito, wa ammal kafir fayusabu bidhullin, no? Fayusabu bidhull, no? Ang mga kafir, ang mga hindi mananampalataya, ay matatamaan sila ng pagmamiliit. Wayaljau ila inkari ma huwa mawjudun fi kitabihi, no? At parang hindi niya tatanggapin kung ano ang nasulat doon sa kanyang libro. Fatawakkafal alsinatahum anil kalam wa takallama adahi bima amala bihi minal haram fayakunu hisabahu shadidan asiran, no? At yung kanyang mga at, di ba, yung tao na kafir, no? Magre-reklamo siya. Marami siyang reklamo. Bakit? Hindi ko naman, parang sinasabi niya na hindi ko naman ginawa itong mga bagay na ito. Parang nangangatwiran siya. Pero, yaitawakkaful alsanit alsinatihim, no? Alsinatuhum, no? Yung dila nila ay hihinto sa pagsalita. Hihinto sa pagsalita ang dila niya watakallama dahi bima amila bihi biha minal haram, no? At magsasalita ang mga parte sa kanyang mga katawan kung ano ang ginawa ng tao na yun sa kanila sa mga haram na mga bagay, no? Kasi pag yung tao na gipit, no, talagang magsisinungaling yan. Pero sa araw ng paghukom, walang ganun na namang mangyari. Mismo ang mga parte ng katawan mo ay magsasalita sa iyo kung ano ang ginawa mo sa, anong ginamit mo sa mga kamay mo, sa dila mo, sa mata mo. Lahat yan ay magsasalita sa iyo. Kumbaga, babalik ka rin ka nito. No? Magsasalita sila ng totoo. Fayakunu hisabuhu shadidan asiran. At ayong hisab niya, yung pagkikwinta sa kanya, ay magiging shadid, matindi at mahirap. No? Subhanallah. Napaka kilabot ang mangyayari, no, sa mga taong hindi naniniwala. Kasi pag sinabi kasi natin kafir, mga kapatid sa pananampalatay Islam, ay hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mizan. Kasunod nito, al-mizan. Ibig sabihin ng mizan yung timbangan. Yu'addu al-mizan min al-qadiyya al-khatira allati yajibu ala al-mu'min al-imani biha. No? Ang mizan daw, mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, ay ito yung bagay na napakadelikado at kailangan na bilang isang Muslim mu'min ay mananampalataya tayo dito. Wa qad jaa dhikruhu fi qawli ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qista li yawmil qiyamah fala tudlama nafsan fala tudlamu nafsu shay'an wa illa wa in kana mithqala jannati habatin min khardalin
atayna biha wa kafa bina hasibin, no? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nilagay ang mga timbangan al-qist, yung timbangan na pantay liyawmil qiyama, para sa araw ng paghukom, fala tudlamu nafsu shay'an, at hindi lulukuhin ang isang tao ng isa kahit isang bagay. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, kahit pa man ito ay isang uri ng kharbala na maliit na bagay ay bibigay namin sa kanya. Wa kafa bina hasiban hasibin, no? At kami na ang magtatayo ng paghihisab, no? Pagkikwenta, no? Ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magiging patas sa pagtitimbang ng mga gawain natin, no? Hindi natin lulu kahit napakaliit na bagay na mabuting gawa o masamang gawain ay ilalagay yan sa timbangan. Kukwintahin yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liwazzanu bihi a'malul ibad wa an liwazzana bihi sufahihim aw liwazzana bihi al'ab, no? So lahat ng mga mabuting gawain natin, masamang gawain ng isang tao ay ito ay ilalagay sa mizan at ikwintahin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at wala siyang dadayain dito. Pantay-pantay ang pagkikwinta. Wala yu'lamu miqdaruhu illa Allah, at hindi malalaman, no, hindi malalaman ang bigat, no, ang sukat nito maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma jaa an azimatihi annahu yuzan samawati wal ard, no? Wa mimma jaa an azamatihi annahu yuzanu samawati wal ard, no? Na kung saan ay kahit timbangin pa, kahit dadating na titimbangin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung samawati wal ard. Bakit sinama dito yung kalangitan at mga kalupaan? Kasi yung mga rewards natin dito, mga kapatid, na ginagawa natin, no, sa sunnah, no, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa ang pagsasala ng 2 raka'a sa bago ang fajar, ano yung reward doon? Oh, parang ang pagsasala ng 2 raka'a bago ang fajar, no, ay mas mainam pa sa mundong ito. No, mas mainam pa sa mundo, di ba? Baka iniisip natin yung timbangan doon sa araw ng paghukom, maliit lang. Baga, ganyan-ganyan lang. Hindi po. Di natin alam. Kaya sabi ito, la yu'lamu miqdaruhu illa Allah, no? Kaya hindi alam, hindi malalaman kung ang laki, ang sukat ng timbangan maliban kay Allah Subhanahu. Kasi hindi naman ilang kilo lang yung ititimbang doon, eh. Ititimbang doon yung, halimbawa, yung pagsasala mo ng 2 raka bago magfajar, katumbas noon is mas mainam pa sa mundong ito. Eh, titimbangin mo yung mundo? May meron bang ganun? Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lang ang makakaalam kung gaano ka laki ang makukuha mo na gantimpala doon. Halimbawa, yung pagsasala ng janaza, salatul janaza. Alam niyo salatul janaza? No? Yung para sa patay. Diba? Sino nakapagsala ng salatul janaza? Sino pa? Marami na. Haram, di ba? Pag napunta kayo ng haram sa Makkah, sa mga masjid na jami. Sino hindi pa? Hindi pa? Nag-umra ka na, nakapagsala ka na ng ano? Yung pagsala na hindi ka na upo? Oo. Oh, nakatayo ka lang? Hindi yan, alam niya, no? Bro, Idris, sige. Okay lang naman yan. So, yung pagsasala ng maraming Allahu Akbar, 4, tapos isang salam lang na nakatayo, hindi na upo. Yun yung salatul janaza, yung sala para sa taong napatay, no? Alam niyo bang anong reward doon? Sino kapuntang Madina? Tapos kamay. Alam niyo, pagpasok sa Madina, nakita niyo yung bundok dyan. Yun yung tinatawag na Jabal al-Uhud. Jabal Uhud. Uhud.
Yun po yung reward natin kung magsala ka sa likod ng imam ng janaza sa patay. Yun yung reward, yung bundok doon. Jabalul Uhud. Uhud. Mount of Uhud. No? Ganun kalaki yung makukuha mo na reward. Ilang beses? Dalawa. No? So, titimbangin yan sa normal na timbangan? Hindi. Hindi yan masusukan. Hindi natin alam kung gaano kabigat yan. Maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ito, la yu'lamu mikdaruhu illallah. At hindi malalaman ang sukat na ubigat maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, katulad ng pag-ayon, no? Yung pag-ayon natin, no? Kasi yung mga gawain natin, no? Lahat ng mga gawain natin kabutihan, no? Pagsasala, lahat yan ay binumultiply mula sa 10 hanggang sa 700 times. Oh, halimbawa, yung pagsasala, halimbawa kanina, yung pagsasala ng 2 raka sa Fajr, oh, imumultiply pa yun sa 10 to 700 times. So, ilang mundo na kung 700, oh, kahit nga 10. Sampung, ikaw kaya may 10 mundo, bro, tayo. Boss, ikaw na mayaman. Di ba? Napakayaman. Pero sa araw ng paghukom, yan ay titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung kagandahan sa Islam, mga kapatid. Ang mabuting gawain natin ay minumultipla ng 10 hanggang 700, pero yung masamang gawain natin ay isa-isa-isa lang. No? Kaya nga may hadith na ittaqullaha haythuma kunt, no? Katakutan mong Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan ka man naroroon. Watbi'il sayyi'ata watbi'is sayyi'atu hasana, no? Sayyi'atal hasana tabuha, no? At sundan mo ang gawaing masama ng magandang gawain. Tabuha, binubura niya 'yun, no? Yung good deeds natin binubura ang bad deeds ng mga tao. Wa khaliqun nasa bihusni khalaq o khuluq, no? At pakitunguhan mo ang mga tao ng magandang pakitungo. Yun yung payo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin yung tatlo. Katakutan mo Allah subhanahu wa ta'ala na kahit saan ka man, no? Kahit ikaw lang mag-isa. Kahit saan ka, katakutan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mong tandaan yun. Pangalawa, kapag nakagawa ka ng masama, ay sundan mo ito ng kabutihan. Kasi binubura niya yung masamang gawain na yun, yung kabutihan. Kasi isa lang. Tapos yung mabuting gawain, nagtatime siya hanggang sa 700. At huwag mo rin kalimutan yung karapatan ng mga tao na wakalikun nas bihusni huluk at pakitunguhan mo yung mga tao ng mabuting asal, mabuting pakitungo. No? Hindi na ibig sabihin na mashallah, lagi ka nagmamasjid, mabuting pang tao, pero hindi mo pinapakutunguhan yung mga tao ng mabuting pakitungo. Wala rin. So, kailangan yung tatlo na yun, mga kapatid, sa karapatan mo para kay Allah, karapatan mo para sa sarili mo, karapatan mo para sa ibang tao. No, hindi lang puro sa atin. Kailangan yung tatlo na yun. Kay Allah, sarili mo, at sa tao. Yun yung hadith na yun. Maintindihan natin sa hadith na yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, lipat tayo. Al-hawdu was sirat. No? Al-hawd. Nabanggit natin kanina, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung espesyal na ginawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nasyon natin para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kanina, yung syafa'ah, no? Nabinigyan siya ng espesyal. Ito na po yung haud. Itong haud na to, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito yung yakunu likulli nabiyyin yawmal qiyamah haud khasa bihi wa bi ummatihi. No? Itong haud na to ay meron sa bawat nasyon sa araw ng paghukom, haudan khas, espesyal para sa mga propeta at sa mga nasyon. Wayakuno qabla sirat,
No? At ito, mangyayari ito bago ang sirat. No? Mamaya, explain natin ano yung sirat. Lama yu'anihin nas minal atashi fil ardil mahshar, no? Kung saan yung mga tao,